Sa unang pagkakataon, Vilma Santos Recto nagsalita na hinggil sa pagpapasara ng ABS-CBN. Ayon dito, hindi lang daw ang kumpanya ang nasasaktan kundi ang mahigit na 11,000 na empleyado nito. Dagdag pa ng kongresistang aktres na sana lang daw ay alalahanin ng Kongreso na naging isang malaking instrumento din daw ang ABS-CBN sa pagbibigay ng hanap buhay sa libo-libo nitong empleyado. Naging kinatawan din ang veteranang aktres sa kanyang mga naging kasamahan sa industriya at nagsabing ang hindi pag-renew ng kontrata ng ABS-CBN ay lubhang makakaapekto sa kabuhayan ng talents na nagtatrabaho, pati na rin daw ang mga taong umaasa sa kanila. Sinabi din ito na sa ngayon daw ay marami na daw sa kanyang mga kasamahan sa industriya ang nawala na ng trabaho at ang iba naman daw ay nakaambang mawawalan na rin daw ng trabaho. At para daw sa kaalaman ng lahat na sa bawat talents daw ng ABS-CBN na nawala na ng hanap buhay ay marami daw sa mga kasamahan nila sa trabaho ang maaapektuhan. Pinunto niya rin na siya daw ay naniniwala na malaki ang magagawa o maitutulong ang kongresong ito para hindi na daw madagdagan pa ang mawawalan ng mga trabaho. Dahil daw sa pandemyang ito, marami na din daw ang mga negosyong naapektuhan at nagsara. Kaya sana naman daw mabigyan na ng pagkakataon ang ABS-CBN maibalik na sa kanilang operasyon sa lalong madaling panahon. Dinagdag niya din na ang ABS-CBN ay kailangang mabigyan ng panibagong kontrata sapagkat may mahalaga itong papel na ginagampanan sa lipunan. Siya man din daw ay naniniwala na ito na ang tamang pagkakataon para tuwirang sagutin ng ABS-CBN ang lahat ng aligasyon na may kaugnayan sa kanilang prangkisa at patunayan nila di umano na karapat dapat silang mabigyan ng bagong prangkisa ng Kongreso. Nakiusap din umano ang Star for All Season sa kanyang mga kasamahang mambabatas na ikonsidera at alalahanin ang mga naging kontribusyon ng ABS-CBN. Particular na sa pagdating sa serbisyong publiko, pagbibigay balita at impormasyon. Siya daw ay umaasa na magkakaroon ng positibo at makatwirang pagdinig sa kasong ito. Ano naman ang masasabi mo hinggil sa usaping ito? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, and mag-comments down below. Muli po, Yo Palermo!